Magandang tanghali po sa inyong lahat. As was mentioned at the beginning of the celebration, today we celebrate the solemnity of the Lord's Epiphany. Ano ba ibig sabihin ng Epiphany? Ibig sabihin po niyon, self-revelation, self-disclosure, pagpapakita ng Diyos, pagpapakilala ng Diyos. At alam niyo po, big deal po ito. Sapagkat sa matandang tipan, in the Old Testament, the presence of the Lord in the temple, no, is nasa loob-looban po ng templo, ang arko, no, the Ark of the Covenant. No? So nasa kaloob-looban ng templo, the Holy of Holies, and not everyone can see the Ark. At ito po ay veiled. May tabing pa. No? So, yung makita ang Diyos, big deal yan. At nagpakita ang Diyos, nagpakilala ang Diyos. Sabi po ng mga church fathers, there are three mysteries that we celebrate today. God revealing Himself to us. Of course, the first one is what we heard from the gospel today. No? The story of the Magi. O mas kilala natin, three kings. Nagpakilala sa kanila ang Diyos. Tandaan po natin, hindi sila mga Hudyo. They are not Jews. And yet to them, they were able to recognize sino itong pinanganak sa sabsaban. Kaya nga, nagbiyahe, naglakbay ng napakahaba, ng napakatagal, para lamang matagpuan itong hari ng mga hari. Because to them, Jesus revealed who He is. Meron pa raw pong dalawa pa na pagpapakilala ng Diyos. Yung isa, yung pangalawa, ay yung pagbibinyag, the Lord's baptism. Bukas po ang piyesta ng baptism of the Lord. At alam din natin ang istorya. Nung bininyagan si Jesus, sabi sa atin, nagbukas ang langit, bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati, at may tinig na narinig. Anong sabi? This is my beloved Son. Pagpapakilala na itong binibinyagan ay anak ng Diyos na kalugod-lugod sa Kanya. Epiphany. At meron din daw pong ikatlo pa na epiphany na pagpapakilala ng Diyos. At ito daw po ay ang kasal sa Cana, the wedding at Cana. Alam din natin ang istorya, nawala ng alak sa kasal, at si Maria ang nakakita na wala ng alak, kaya lumapit kay Jesus para tulungan ang kinasal. And by doing, no, Jesus revealed Himself by doing the miracle of turning water into wine. Nagpakilala ang Diyos. Epiphany. Three mysteries of Epiphany. At kung atin pong susuriin, pag-aaralan itong tatlong ito, yung pagpapakilala sa Bethlehem, sa Jordan, at sa Cana, there is one common characteristic of these three moments of Epiphany, that in all of them, God revealed Himself through people. Nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng tao. Sa Bethlehem, nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng tatlong hari. Sa Jordan, nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Juan Bautista. Sa Cana, nagpakilala ang Diyos sa tulong
ni Mama Mary. Epiphany, self, God's self-revelation, happens always through people. Lagi po, naghahanap ang Diyos ng mga instrumento na mga taong papayag maging instrumento ng kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili at ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang mga himala. Always through people. Hindi lang noon ang Epiphany, hindi lang noon, hindi lang sa Bethlehem, hindi lang sa Jordan, hindi lang sa Cana. Ang pagpapakilala ng Diyos ay magpahanggang ngayon. Epiphany is an everyday miracle in our lives. Magpapakilala ang Diyos sa Immaculate Conception. Sa lantana, sa Cubao. Pero, lagi siyang maghahanap ng mga Kristiyanong oo para maging instrumento niya. Kaya dalawang bagay po ang pinapaalala sa atin. If God always reveals Himself through people, then we are invited to see God in other people. To see God in other people. And number two, to let others see God in us. Kung ang Diyos ay laging nagpapakilala sa pamagitan ng tao, ito po ang paanyaya. Makita ang Diyos sa kapwa at makita ng kapwa ang Diyos sa atin. Pwede ba yun, Father? Is that even possible? We know how weak we are. We know how evil, how sinful we are. We look at the world and we see violence. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, nakikita ko ang Diyos sa'yo. Pwede ba yun? Siguro kung dahil sa tayo lang. Baka nga hindi pwede. Pero buti na lang meron tayong katulong. Buti na lang meron tayong katulong. Sabi ni Propeta Isaías from the first reading today, how are we able to see and recognize the presence of God? Sabi niya, Prophet Isaiah, paulit-ulit, we must receive the light of Christ. The light of Christ. Sabi ni Prophet Isaiah, your light has come. The glory of the Lord shines in us. The nations shall walk by your light, and the leaders shall walk by your shining radiance. Light, shining, radiance. Nakakakita naman tayo kasi maliwanag. Nakikita natin kasi may liwanag. At kapag ang liwanag ay galing sa Diyos, ito ang magbibigay ng mata upang makita siya sa kapwa at ang kapwa makita siya sa atin. Ang Epiphany ay hindi lamang noon. Ang Epiphany ay hanggang ngayon. Epiphany is not only yesterday. Epiphany must be every day. God revealing Himself to us. God revealing His work among us. God revealing His power among us. And this happens always through people.
Nagpapakilala ang Diyos, nagpapakita ang Diyos sa pamamagitan ng tao. Mga taong willing umoo para maging instrumento ng Diyos. To see God in others and helping others to see God in us. Yan po ang dasal natin ngayong linggo ng Epiphany, pagpapakilala ng Diyos, pagpapakita ng Diyos. Makita nawa natin ang Diyos sa kapwa at makita nawa ng kapwa ang Diyos sa atin. Amen.